daddies, lola, and mga tita, some time ago, meron pong nag-message sa amin na mommy, and yun nga, concerned siya. And pinadala niya ako ng picture ng ulo ng kanyang baby. Ito yun. Ang ulong to at ang mga rashes na to ay isang klase ng skin disease sa mga babies na tinatawag na seborrheic dermatitis. Kaya mommies, kung ang ulo ng baby mo ay merong ganitong mga scabs, alam mo yung greasy scales na maraming mga, minsan naninilaw na, minsan may konti ng wetness na ganyan, makinig ka. Kasi ngayon, sa video na ito, pag-uusapan natin paano solusyonan ang seborrheic dermatitis sa baby. Ang channel na ito ay ginawa para magbigay ng dagdag kaalaman ukol sa kalusugan ng mga bata. Hindi po ito ideal na platforma para sa konsultasyon, lalo na po sa mga kalagayan na nangangailangan agarang lunas. Upang magpa-check up, makipag-appointment po lamang sa doktor sa inyong lugar. Doc A, paano ba nagkakaroon ng cradle cup ang baby? Paano ba nagkakaroon ng cradle cup ang mga babies? Maiwasan din, or kung nagsisimula na, nakikita nyo na yung points na to sa baby nyo, eh kailangan ito na ang gagawin nyo para ma-prevent nyo na mag-full-blown yung kanyang seborrheic dermatitis. Okay, number one, kasi ang problema ko sa ibang mga mommy, especially the first-time moms, ito yung ulo ng baby. Meron dito talagang triangular portion na malambot. Ito yung tinatawag na anterior fontanelle sa mga babies, mami, ha. Dito yon bunbunan. Minsan bulging, minsan naka-flat pag gutom sila, pero talagang yon malambot talaga yon. Paglabas ng baby, open pa po iyon. Kaya huwag kayong matatakot, hindi nyo po matutusok at mabubutas yon. So, isang problema ng mga mommies, first time moms, ayaw hawakan ng ulo. Ayaw linisin, ayaw galawin, to the point na minsan, hindi nila pinapaliguan yung area na yon. Okay, mga mommies? So, yon, anterior fontanelles, soft talaga yon, hindi nyo mabubutas yon pa kahit hawakan nyo ng, medyo firm, at saka yun, nawawala pag 1.5 years pa po ang bata, to the point na yung kanyang skull, magdikit na. So, dun pa lang humawawala yon. Kaya kung dun pa lang nyo papaliguan yung bata, talagang magkakaroon kayo ng seborrheic dermatitis, kasi ang isang problema, one, hygiene. Poor hygiene, okay? So, yan yon. So, number one, na problem at dahilan ng seborrheic dermatitis is hygiene. Pangalawa, dahil nga tayo, meron tayong tradisyon mga Pilipino, no? Kung ano-anong nilalagay nating ointment at mga oil sa ibabaw ng ulo ng bata para huwag malamigan. Nako, mami, nakakadagdag ho yun. So, madumi na siya. Meron pong mga tinatawag na sebum kasi yung baby. Paglabas nila, meron ho silang parang manipis na greasy material dun sa ulo nila. Kailangan po talaga nililinis yon. Okay, mami, kaya kung hindi nyo nalinis yon, didikit yung vernix. Ang term namin, vernix casiosa. Yung vernix casiosa, parang cheesy na material na soft na white na nakabalot sa buong katawan ng baby habang naandun siya sa loob ng mami niya. Pag lumabas ang baby, kasama niya yung lalabas para madulas siyang lumabas sa puwerta ng mami. Paglabas ng baby, importante mapaliguan ng bata at matanggal yung vernix. Pag hindi natanggal yung vernix dun sa ulo niya, na andun yun, nakaplasto, tapos lalagyan nyo pa ng oil, kakapal yun, eventually, pwedeng magkaroon po yun. Number two, fungal infection. Number one, hindi nalinis, hindi natanggal yung vernix casiosa na naandun sa lining ng balat. Number two, niligyan pa ng oil. Pagkatapos lagyan ng oil, dalawang layer na po yun. Hindi pa nalinis, kakapal ho yun through the days na hindi siya nalilinis. Tapos lalagyan nyo pa ng oil at kung ano-ano, o di dalawang layer na po yun. And pag tumagal po yun, naandun na yung tinatawag na fungal infection. So yun na yung mapapansin nyo, namumula na yung balat, pwedeng nangangati na yung balat, irritable na ang bata, at pwede na rin magkaroon ng bacterial infection. All of this, pwede po makita natin sa mga batang may history ng allergies at mahina ang resistensya. So, uulitin ko. Ano yung unang problema na nagiging dahilan ng seborrheic dermatitis? 1, poor hygiene. Hindi natanggal.
natural, yung vernix casuosa ng baby nang lumabas. Number two, pag nilalagyan ng mga oil at saka mga ointments na hindi dapat ilagay doon, nai-irritate ang balat ng bata at pwedeng mamaga. Number three, dahil nga merong dumi doon na hindi natatanggal, eventually magkakaroon ng fungal infection at ang batang mahina ang resistensya at may allergies or atopic na tinatawag, sila yung mga bata na nagkakaroon ng seborrheic dermatitis. Eh, Doc A, ano ba mangyayari kung pinabayaan ng cradle cap? Okay, isa mga pasyente ko na napabayaan, hindi nalinis, bumabalik, pumupunta sa akin mga 6 months na yung bata. Nagtututong na ho yung cradle cap sa ulo nila. Minsan, meron na pong underlying bacterial infection. Tapos, yung cradle cap nila, hindi lang naandito na lang sa bumbunan. Umabot na po dito sa kilay, pati dun sa eyelashes ng bata, meron na rin pong mga flakes-flakes at medyo greasy na rin po. And pagkatapos nun, pwede na rin magkaroon dito sa gilid ng tenga. So, andun na po medyo marami ng affectation yung fungal infection. Tapos medyo, syempre, irritable na rin ang baby. Ngayon, kung nagkaroon na rin ng secondary bacterial infection, minsan, nilalagnat na rin po yung baby. So, yun yung mga ginagamot na namin sa kanila. Ah, ganun pala yun. Eh, Doc A, paano ba ang tamang pagtanggal ng cradle cap? Get your pencils and paper ready. Ano yung mga kailangan bilhin natin para gamutin at masolusyonan natin ang seborrheic dermatitis ng ating mga baby. So, I suggest, bili ka po ng mga soft bristled brush. So, mabibili to sa mga beauty shop, infant section. So, basta ho yung soft, mami. Tingnan nyo yung bristles. Tapos po, make sure si baby, dahil nga ang problem natin hygiene, hindi nililinis yung area. So, kailangan nating isama sa routine, sa paliligo niya. So, anong gagawin? So, syempre, kasi ang suggestion ko, kuha kayo ng soft bristle brush, lukewarm water na pampaligo ni baby, and mild liquid soap. Kasi nga, kailangan nating ibabad yung mga scab sa mild liquid soap. Kuha kayo ng towel. So, cover nyo siya para hindi siya ginawin. Kasi ang unang gagawin nyo is basain yung head ng lukewarm water. Pagkabasa ng head, yung area na kailangan nyong linisin. So, since water din lang yun, pwede nyong punasan yung kilay, likod ng tenga. And then, yung mild soap, ibabad nyo ng konti dito po dun sa kanyang mga merong mga cradle cap. Siguro mga 1 to 2 minutes, imasahin nyo po para mababad. Para yung mga matitigas doon na mga scab, medyo lumambot. Pag malambot na po yun, para 1 to 2 minutes, etong brush nyo, pwede nyo pong dahan-dahan ikuskos para matanggal po ito. So dahan-dahan, mami, huwag kang maging excited. Ha? Baka eh, gasgasin mo, no? Kasi ang mapapansin mo, mami, ha? Pag nilinis mo siya at natanggal yung mga scab, kasama doon, meron ng kasama mga buhok-buhok. So, minsan, yung area, pag tanggal ng scab, kasama na yung buhok ng bata. Pero, don't worry, kasi babalik pa naman, eh. Mag-grow pa yung mga bagong hair niya. So, mapapalitan pa yon. Pangalawa, minsan, denuded na yung balat. Para po bang kumbaga sa sugat natuklapan ng langib. So definitely may redness po dun sa area. So you be careful. Punasan lang po. So pagkatapos sabunin, ibabad 1 to 2 minutes. Dahan-dahan hanghurin using a soft bristle brush. Pagkatapos nun, huhugasan po ng tubig. Mga mamis ha, kasi you be careful. Syempre, yung scab minsan, kailangan nyo talagang hintayin lumambot yun. Kasi pag pinilit nyo, masakit din yun. Syempre, iyak si baby. So, dahan-dahanin mo talaga para hindi si baby maging uncomfortable or umiyak ng umiyak. At nakita mo minsan, in severe cases, may dugo, eh, tumigil ka muna. Ano? Kaya nga sabi ko, dahan-dahan, huwag puwersahin. Dahan-dahanin lang kung alin yung matatanggal. And in cases wherein pagtanggal mo dumudugo, you stop, mami. Minsan kasi kailangan din, linisin lang yung paligid. Kung halimbawa, nilinis mong ganun, biglang nagdugo na, mag-stop ka na lang, hugasan mo na lang siya, and then, seek the help of your doctor. Baka kailangan mo mag-antibiotics muna. Lalo na kung pagtanggal yun nga, nagdudugo na yung cradle cap at makapal na siya masyado. Eh, Doc A, ano ba dapat gawin kung namumula o dumudugo yung bahagi ng ulo ni baby na tinanggalan ng cradle cap?
Now, halimbawa may redness nga dun sa area, this is the time that you put, meron kang dalawang option. One is to put a mild steroid cream. Ito yung hydrocortisone 1%, isusulat namin dito. Pwede mong apply once or twice a day, depending dun sa severity ng pamamaga dun sa area na natanggalan ng scab. At least 1 to 2 weeks until mag-dry up siya. Another option is a non-steroidal cream. Ito yung Sebclair, bago to. Ito yung ginagamit talaga specific for seborrheic dermatitis. Again, it's non-steroidal cream for seborrheic dermatitis. Ang pangalan, Sebclair. So, i-apply to once a day for 1 to 2 weeks din. Medyo may kamahalan lang than the steroid counterpart. Ngayon, halimbawa, makati siya or may secondary bacterial infection siya, kailangan dalhin sa doktor para bigyan ng prescription ng oral antibiotics. Kung merong nakikitang sugat na sa palibot ng kanyang seborrheic dermatitis. And then, kung nangangati na rin, pwedeng bigyan ng mga antihistamine. Lahat yun, kailangan i-check with your pediatrician or your dermatologist kung sino po yung inyong napagkukonsultahan. Eh, Doc A, ano ba dapat gawin kung pabalik-balik ang cradle cap? In some cases, mayroon talaga akong mga pasyente na after namin gamutin, bumabalik yung parang rashes nung sa ulo, may redness ulit, especially dito sa mga areas na dati affected ng seborrheic dermatitis. Kasi meron ding mga bata, nasabi ko na nga earlier in this video, na meron kasi silang kasamang atopic dermatitis or allergy. So in these cases, we can consult our dermatologist. At saka yun nga, minsan po umuulit, bumabalik, kasi meron ng kasamang fungal infection. So in that cases, binibigyan po namin ng mga antifungal shampoo or antifungal cream. Kaya babalik talaga kayo sa pediatrician nyo kung paulit-ulit. At isa pa, minsan yung ibang bata na nagkakaroon ng seborrheic dermatitis, medyo mahina po yung resistensya nila. So, we check for the immune system of the baby. Minsan yung skin affectation niya is just a symptom of a bigger underlying problem ng baby. Kaya kailangan ipa-check up din po. Eh, Doc A, meron pa bang ibang sanhi ang cradle cap? Okay, meron din kasing nagtanong sa akin na mami na meron ba daw siyang kailangang iwasang kainin or yung baby kainin kaya nagkaroon ng seborrheic dermatitis. Okay, again, kasi nga merong mga bata na merong seborrheic dermatitis at lumalala yung seborrheic dermatitis nila because they have atopic dermatitis. Atopic dermatitis is a form of skin asthma or skin allergy. So, yes, minsan po kung tayo ay may mga allergies or yung baby ay may history of allergy na pwedeng mas grumabe yung kanilang seborrheic dermatitis kasi nga, nasabayan na siya ng atopic dermatitis. Kaya pinapaiwasan namin yung mga possible allergens na possibly pagkain o kaya creams o shampoo, nagbago ng shampoo, mas lalong lumala yung flakiness ng ulo, yung pala nagkaroon ng reaction dun sa shampoo na ginamit or soap na ginamit or maaaring bagong kinain nagkaroon ulit ng rashes. So yun yung mga babantayan sa food. Hindi lang sa food, pati dun sa pag-change natin ng mga lotions and shampoo or cream na nilalagay sa balat ng bata. To summarize, so importante talaga para i-prevent yung seborrheic dermatitis is hygiene. Mga mami, huwag po kayong matakot magpaligo sa bata. Kailangan pong maligo ang bata at least once a day. Once na natanggal na po yung pusod nila, if you want assistance from older elders sa inyong lugar o sa inyong bahay, magpatulong na lamang. Pero importante po talaga hygiene sa bata para po yung ibang mga rashes or skin allergies or skin problems ng bata, maiwasan natin. So that's one. Number two, importante po talaga yung tamang caring. Use mild soap, mild brushes para sa skin ng bata kasi ang balat po ng bata is really very sensitive at manipis. And again, always ask the assistance of your doctor for prescriptions. Huwag po basta-basta kung ano-ano nilalagay sa balat ng bata dahil minsan makakadagdag po ito sa nararamdaman pa niya na problem sa skin.